Morning Plan Kids. Lunes po ngayon at marami tayong naiwan trabaho nung tayo ay medyo nagbakasyon. Kaya iisa-isay natin sa inyo yung mga posible nating magawa ngayong araw, okay? Kasi yung last time nag-declare ako nung ito gagawin natin, hindi ko nagagawa kasi ang dami masyado, ganyan. So let's see kung ano magagawa natin, ha? Ito yung mga plano ko. So definitely, so ito na yung tinanim ko kagabi. Pagkarating, itinanim ko na kaagad siya. Ito yung ating mga pinya na babies na galing sa Bataan. Ayan, so tinanim ko na siya. Umulan kagabi pagkarating ko. So buti na lang, dito ko lang muna siya nilagay. Kasi hindi daw ito mahilig sa tubig. Next is ito. Yung mga ginawa natin na mga kokopole bago umalis, most probably papalitan ko na yung mga ginawa kong luma nandun. So gagawin ko ulit yun, naayusin ko ulit. So kukunin natin yan at isa na to sa isasama natin, lalagyan ng kokopole at the same time iriripat natin si yung isa kong paraiso verde. Okay, so as yung mga kailangan natin lagyan nitong pole na ito, lalagyan din natin. Hopefully, magawa natin sa lahat within the day. Okay? And then, itong aquarium ko na ito sa ilalim, ito yung ginawa ko dahil nabasag. So, susubukan natin din siya na malaman kung nagawa ko nga siya, kung nawala na yung leak. Okay? Let's go! So, ito na ang uunahin natin. Kasi gusto ko talagang malinis na dito. Ilalabas ko na ito dun sa labas. So ito na po ang next natin gagawin sa ating paraiso verde repotting and paglalagay ng bagong pole. Part na to, kukunin ko yung mga halaman sa taas na kailangang ayusin, lalo na yung may mga pole, kasi di ba nga yung mga pole na yan ay mali ang pagkagawa ko. So ulitin ko po. So yan, inuuna ko na yung mga nasa likod. Yan. Yan po yung ating Mexicano. Tapos may kinukuha pa ako sa likod. Nandiyan din yung mga Florida Beauty, Florida Green, at yung Bird's Nest, ayusin din natin yan. So kaya ibinaba ko na rin. Thank you.
next day at tayo tutuloy na natin yung maraming gawa. So isa na dyan yung mesa, pangalawa tong aquarium kasi nalaman ko na nagli-leak pa rin siya, so kailangan natin siyang lagyan ulit ng sealant. Tingnan natin kung magagawa pa. Dun sa labas, marami pa rin akong gagawin. Pero for now, i-declare ko muna ito kasi baka hindi na naman matapos ng video na ito. Okay? Maulap ngayong umaga, pero sisimulan pa rin natin ito. Okay? Dito sa part na to, ayan, hinanda ko po yung table at tinatanggal ko po yung mga gamit dun sa kabilang table kasi plano ko pong putol-putol yung table na yan para numipis at mailagay ko dun sa side na yon at ma-utilize ko for our aquarium, plants, and other things. Yan, dito sa part na to, sinusukat ko po kasi hahatiin ko siya sa tatlo. Yung gitna kasi ang may paa. So, sinusukat ko yung dalawang sides para magkasya sa ibabaw ang eksakto. Ginagawa ko po yan kasi para yung imbis na isang layer lang ay maging tatlong layer at tumibay yung pinaka table at hindi siya lumundo. Kasi nag-experience na ako dati na pag ganyang klaseng table, lumulundo po sa gitna. Kaya ayan po, malapit na ako matapos sa isang side. And it na po ng tablecloth at inayos ko na po ang mga gamit dyan. So yan po yung mga feeds ng mga aso, isda, hamster, tapos yung mga gamit po sa aquarium. And then yung dalawang aquarium ko po na maliit na wala pang pinaglalagyan, dyan ko na rin po nilagay. And of course, linis-linis tayo! Ngayon dito naman tayo sa kabilang table maglilinis. Ayan, tinatanggal ko po, pinalabang ko na rin yung tablecloth na yun kasi sobrang dumi na para mapalitan muna ng temporary na bago. At ayan, wawalis-walis kasi nilagay ko yan dyan, hindi ako nakakapaglinis dyan sa section na yan. Kaya general cleaning ko na rin po yung section na yan. Tinaob ko na yung aquarium para mawala na ng laman. At ayan po, tinatry kong matuyo yan at that moment. So ayun, tinanggal ko na, hindi ko na ibinalik yung tablecloth, pinalitan ko na ng bago at hinigpitan ko yung mga paa kasi lumuluwag na. So yan, pinatong at nilipat ko na yung mga gamit dyan. So far, naayos na natin din yung part na yan. So ito lang po yung natapos natin, papakita ko sa inyo. So yan, medyo magulo pa to kasi parang ito na yung gagawin ko munang working table kasi ito na yung isa. Medyo kahit papano, medyo organized na siya. Andito ang ating lupa. Ito na itong table na to. Dumating na rin. And then dumating na yung plants na para sa boss ko. Umorder ako ng plants para sa boss ko. At ito pa. Para naman sa ano to, sa office. So ayan, so far, ito lang naayos. Ito hindi ko na nagawa kasi nga umulan. So, it's wet. Hindi ko pwedeng gawin kasi kailangan patuyuin muna ng mabuti. Okay? So, dito, ayan lang ang nagawa ko. Diba? Ang dami. And then, here, wala muna tayong nagawa kasi nga umulan ng umulan kanina. Diretso, diretso. Okay? So kahit papaano, mayroon tayong nagawa. Lumuwag dito sa area na to kasi kagabi pa ako nagtatrabaho dito. Inayos ko yung parte dito, yung may mga lupa ko. Tapos,
kinuha ko yung isang paso ng dati kong anong tawag dito? Ito yung albo na wala ng laman. So tinanggalan ko na ng lupa kasi meron lang ako mga nakita mga nakatanim do. Tumubo. So tinanggal ko, nilagay ko sa mga bagong pot. Yo. Okay, so I hope ano paano nag-enjoy kayo din sa video na to. Thank you very much for watching. Bye, Plant Kids.